Boses raw sila ng mahigit 600,000 public school teacher na nagdaramdam sa pagdoble ng sahod ng mga pulis at sundalo habang sila'y kinakalimutan. Sumugod sila kanina sa Department of Budget and Management dahil sa pahayag ni Budget Secretary Benjamin Jokno na hindi prioridad ng gobyerno sa ngayon ang pagdoble sa sahod ng mga guro. Pero hindi naman daw doble ng sahod ang hinihingi nila. Ang aming hinihingi ay 10,000 across the board and it would be in tranches. Ang in-increase ng PO1 ay halos umaabot ng 15,000 pesos. Lahat ng PO1 yan. Kami sa Teacher 1, hindi po ito aabot ng, well, on the first tranche, of course, according to our bill, hindi naman ito yung abot ng kahit ng 5,000 eh. Pinapasok sila sa DBM pero hindi nila nakaharap si Secretary Jokno na abala raw sa meetings. Humirit ang mga guro ng kahit isang minuto ni Jokno. Si Budget Assistant Secretary Mirna Chua ang napagbunto na nila ng dismaya. Sana po si Secretary Jokno ay humarap sa amin. Kahit 30 seconds na lang. Payag kayo? 30 seconds! Ah, ano gusto niyo, photo op lang? Kayo po nagsasabi ngayon sa amin. Bakit namin gustong makaharap ang secretary para photo op lang? Ay napakabaw. Talagang insulto yan sa amin. I think ang nararamdaman ko ngayon, hinaharas niyo na kami. Hinaharas niyo na ako. Dialogue ito. Ang kaya raw ng gobyerno sa ngayon, yung ibinibigay ng 500 pesos kada buwan na sinimula ng 2016 at ang mid-year bonus na kapantay ng additional take-home pay na higit 1,500 pesos kada buwan. Ang hindi pa raw kayang ipangako ng DBM ang hinihinging 10,000 pesos across the board salary increase. Kasi pagka nag-increase ka ng teacher, lahat ng government employees, ang ibig sabihin, hindi pwedeng teacher lang. Kasi salary standardization law tayo. Ang sundalo tsaka police, hindi sila SSL. Bukod sila, they have a separate compensation system. Dahil dito, sabi ng mga guro, magpapatuloy ang kanilang pag-iingay hanggang sila'y pakinggan. Teacher ang sandigan, di magigiba kasing tatag ng kabundukan, di magigiba. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.